Hello everyone, welcome back to my channel. And today is another episode of WTF at we are right back dito sa Maginhawa. And pupunta tayo ng Il Pittore Cafe to see if okay ba yung pagkain, tama ba sa presyo, at maganda ba ang tambayan ng lugar na to. So, tara, tinala natin. Il Pittore Cafe is a European-inspired cafe located at Unit D, 63 Maginhawa Street near Rib City. Wala lang silang parking area, so maghanda na kayong maglakad. Il Pittore Cafe is an Italian word meaning the painter or the artist, just like the owner. Ang kakaiba at maganda sa cafe na to is you can take tons of photos. Every corner is an opportunity for the perfect OOTD. You can dine al fresco and enjoy the Eiffel Tower wall or the sunset view painting. Madami din painting materials ang naka-display. Kahit pati floor, pwede pang photo. Inside, all the walls have murals na ang owner mismo ang nag-paint. Makikita nyo din ang mga famous paintings inspired by the famous painters. It's also a way to educate some diners. May mga coloring materials din kayong pwedeng hiramin or bilhin tulad ng mga figurines na to. Sa table, may available na coloring paper and coloring pencils. And they display it pagpasok nyo lang. These are provided para habang naghintay kayo ng order nyo, may ginagawa kayo. On the second floor naman ay mas intimate. Pwede nyo rin pala i-rent yung place na to for small parties or meetings or even prenup. Inclusive of food na yun. May black notebook din na naka-display at pwede nyo sulatan or drawingan. Service is good and hindi na kayo mahihirapan sila tawagan dahil may button sila for assistance. For the food, let's start with the drinks. The Choco Banana Smoothie has a strong banana taste na I don't mind. Sakto lang yung lasa niya. While the Banoffee S'mores, hindi ko masyado bit. It lacks a little bit of coffee taste. For the pasta, their best seller is the Arrabbiata, which is a bit spicy daw. Na may squid, fish, and shrimp. Pwede nyo pa dagdagan yung anghang niya, although ako, hindi ako nanghangan talaga sa kanya, but you can bump up the spiciness. For the buttered chicken, nagtatalo pa kami ni Kevin kung butter ba or breading yung ginamit nila. But anyway, you can taste the butter and tama lang ang crispiness ng balat. After eating, nag-color din pala ako and I used the paper they provided. Yun nga guys, that is Il Pittore Cafe. And then sa ating iche-check ulit is sa food naman nila. I like yung Arrabbiata and yung Choco Banana Smoothie. Choco Banana Smoothie. Yeah, Choco Banana Smoothie. But the pricing is still the same with other na mga cafe. So, walang problema sa pricing nila. Ang pinaka nagustuhan ko dito is yung ambience nila na very relaxing. Very artsy yung place. To celebrate any small events dito, pwede yung i-rent yung baba, yung second or yung second floor or itong labas if you want al fresco yung event nyo. And it's quiet. Plus, may mga workshops din sila na ginaganap dito na pwede kayo makapag-attend. And yung place, dahil nga very artsy siya, you can take good pictures dito. May mga nagpipinap pa nga dito minsan. So yun lang guys. Thank you again for watching this. I enjoyed Il Pittore Cafe. I really like yung concept, yung place, lahat. So if you enjoyed it as well, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel if you haven't already. And I'll see you in the next one. Bye!